Grabe, pagod na pagod ako. Mga... $100,000. Grabe, pagod na pagod ako. Siguro, mga 200 yung poop na nilinis ko. Starting tomorrow, every single day na ako maglilinis. Promise. Talagang... hindi ko alam. Minsan wala lang akong kasipagan upang maglinis. Even though nasa isip ko naman nalinisin siya. Pero talagang ayaw kumilos ng katawan ko. Pero ngayon medyo okay na ako. Wala na ako dun sa depressive episode. That's why I'll start to be productive. This time gusto ko mag-stretch pero... how? Hindi ko nga lang mabibidyo. Ano ako mag... maayos ng kilikili ko. Hindi ko makita yung ano ko. Yung... ang tawag doon? Selfie stick. Ano saan? Maya-maya ako maliligo. Kadiri! Yuck! Look! Ang papaalisin natin ay yung bump na yan. Ay. Yung bump na yan dapat mawala. Pagod na ako. Nakaka 8 minutes pa lang ako dun sa Le Seraphim workout. Kalahati pa lang yun. Papahinga lang ako, wait. Kailangan mawala to. Naka-anxious ako dun sa part na yun. Lalagyan natin abs yung chan ko. Huh! Kaka-abs na tayo. Sampong core crunch man crouch. Pagod na ako. Yun na yun. Kahit na ilang beses akong nagpahinga, hindi ko nagawa lahat. Nagawa ko naman siya lahat ng exercise. Pero half lang nung bilang kung ilan yung ginagawa nung nasa video. Gusto ko talagang
mawala yung belly fat ko eh. Oh. Laki. Kakainis. Sana mawala siya. Kapag to, lumaki pa lalo. Nako. Delikado. Oh, hindi ka naka-reply. Time check. 3:14. Hindi pa ako nagla-lunch. After mag-exercise, magla-lunch ako. Okay lang ba yun? Feel ko hindi. Ito na, kakain na ako. Kain na daw, sabi ng friend ko. Ito na. Tapos mamaya mag-exercise ulit ako. Para bumaba yung kinain ko. Grabe, napagod ako. Why thing? Bukas ulit. Tapos, hindi, mamaya din pala ulit. Good luck, self. Kailangan mo magka-abs. Kailangan may abs ka. Hindi yung tumatawa ka. Tabatawa ako na. Hindi na ako natutuwa. Alam nyo, feel ko, kung mahaba-haba yung legs ko, ang attractive ko siguro. Tignan nyo nung napaka-ikli ng legs ko. Oh. Eh, hindi ko mataas. Kumasi. Maikli na ang legs ko. Oh. Mahaba pa yung kamay ko. Hindi na humaba yung legs ko. Kung gaganyan ako, attractive ko sa ano. May i-share lang muna ako bago ako maligo. Yes po, hindi pa po ako naliligo. Kaya medyo hindi mabangoy amoy ko ngayon. And halata naman sa itsura ko. Halata sa may halata nyo kapag yung sanib. Kapag yung pag-reflect ng light sa mukha ko is medyo dark yung mukha ko. Ibig sabihin nun, hindi pa ako nakakaligo. Yan o. Kita nyo. And kapag wala akong sunblock, hindi pa ako naliligo nun. So, ayun. Mamaya-maya pa lang ako maliligo. Ang ginawa ko kasi after ko mag-exercise is sinampay ko yung labahin. Tapos, nag-dryer ako ulit. Tapos, nagsampay. Ang kinain ko lang cake. Kasi, walang ulam. Tapos, hindi luto yung rice. Kung may rice, madali na lang maggumawa ng ulam. Eh. Pero, hindi naluto yung rice. Kaya, ayun. Cake lang kinain ko. Pero, napunan naman nun yung pagkagutom ko. So, ayun. Habang nagsasampay, naalala ko yung pinag-usapan namin ni RC kagabi. It's really, natutuwa talaga ako yung conversation namin. Imaginin mo, sinabi ko lang sa kanya, hindi ko alam if tama yung pronunciation ko, ha, sabi ko sa kanya, natutuwa ako kasi ang linaw ng boses mo tapos horse pa. Di ba yung horse is, tama ba? Wait na search ka para sure. Ayun, tama naman yung pronunciation ko. But he even said na husky ba, yun ba yung ibig mong sabihin? Sabi ko, ah, oo nga, pwede pa lang yun na lang yung sinabi kong word imbes na horse. Kasi binanggit niya sa akin, horse, kabayo. Sabi ko, ay, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Basta yung horse yung parang medyo hot yung hindi ko lang masabi ng buo. Like, malat.
tas hot, charot. So ayun, tapos nag-continue yung conversation namin kasi sabi niya, nakasakay na ako ng kabayo. Ay, tinanong ko ata if nakasakay ka na bang kalesa? Tapos sabi niya, nakasakay na daw siya ng kabayo. Tapos, ano yung pinag-usapan namin? Bakit ko binanggit yung kotsero? Basta binanggit ko yung kotsero. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi ko, ako nakasakay na ako ng Carabao, pero may hinihilang kawayan or like parang cart. Tapos after that, another topic emerged, tama ba? Another topic arise, which is sabi niya, alam mo ba kung paano matulog yung mga baka? Sabi sa kanya, hindi, paano? Tinanong ko siya, sabi niya, meron sa United States tawag cow tripping. Tapos ako naman, automatic yung kamay ko, sinerge ko agad, pinagpapawisan ako, sobrang init talaga sa Pilipinas. So yun, sinerge ko agad, tapos binabasa ko, automatic din yung bibig ko, binabasa ko yung cow tipping. Pero hindi ko pa rin mag-gets kung ano siya. Nakita ko lang nakahiga yung isang Carabao. Sabi niya, layo ko na, ang cute-cute niya nun. Kasi nagalit siya dahil kasabihin naman doon niya kung ano yung cow tipping, pero kailangan ko pang i-search. Siyempre ako, nag-sorry ako kasi hindi ko naman sinasadya. Feel ko na-hurt ko yung feelings niya kasi siyempre nag-search pa ako, pwede ko naman itanong sa kanya kung ano. Which is, automatic lang talagang kami kung nagsasearch na isang bagay kapag hindi ko alam kung ano yung binabanggit or yung narinig or nabasa ko. Kaya nag-sorry-sorry ako sa kanya ganyan. Tapos, ayun, nakakatuwa lang na. Ayun, tapos sinabi niya sa akin kung ano yung cow tipping. Na nakatayo doon na, natutulog doon na nakatayo yung mga cow. Tapos, isang kamay lang na tulak, matutumba na sila. Diba, imagine ninyo, yung una namin pinag-uusapan is horse throat. Because husky yung voice niya. Na sobrang clear. Tapos, biglang umabot sa cow. Ganun po, ka-diversified yung conversation namin ni RC. And by the way, halos gabi-gabi kami nag-call. Kaya ngayon, hindi ko siya ganong chinachat kapag morning. Mga konti lang yung chat ko sa kanya kapag morning. And ganon din siya. Tapos majority of the time, talagang call yung interaction namin with each other tuwing gabi. Tapos hanggang madaling araw yun. I'm not sure if that's a red flag, pero friends lang naman kami, so there's nothing wrong with that, I guess. Unless there's malicious intent. But as far as I know, hindi po kami naglalandian. Like, magkaibigan lang talaga kami. Yes. Even though sabi ko, gusto ko nang maranasan yung friend zone. Pero, ewan ko. Natutuwa akong kausap siya. Comfortable ako sa kanya. And type ko siya. Sinabi ko naman na yun sa kanya before. Pero syempre, ayoko na magmadali. Gusto ko, unti-unti yung naramdaman ko sa kanya. Pero this time, wala pa naman. Talagang friend lang yung turing ko sa kanya. Though, kapag nga naririnig ko yung uhaw, siya agad yung naiisip ko. Naiinis ako sa kanya minsan kasi nagbibitaw siya ng mga salitang hindi ko gusto. Like, salitang maaari ako ma-fall. Wala, delikado. E, pinipigilan ko nga yung sarili ko, diba? Ayun. Wala pang palya. Siguro mga magti-2 weeks na kaming nagko-call gabi-gabi. Minimum 1 hour, ganyan. Maximum na ata yung 4 hours. Like, gabi-gabi yun. Walang missed day. Since, ayun nga, wala na kasi kung nag-work from home ako, diba, ngayon ng week. Kaya, ayun. Kapag naman meron akong pupunta ako sa office,
hanggang alas 12 lang or 11 something. Ganyan. Alam, natutuwa ako kay RC. Swerte ng magiging girlfriend, no? Swerte. Hala. Ba't may mga kagat ako? What happened? Kailan may lamok? I don't remember. Anyways, maliligo na ako. Tignan nyo na ako, pinagpapawisan ako. Ew! I think the main reason why dumadami yung pimple ko is because of the weather. Kasi sobrang init and pinagpapawisan niyo lagi yung ako. Kasi siguro madami. Dami ko na nasabi, babush. Kakatapos ko lang maligo. O, tignan nyo yung difference. Diba? Nasisinaga na ng araw. Tama ba? Nagre-reflect na yung light sa mukha ko. Ganun po yung mukha ko. Ibig sabihin, hindi na wash yung face ko kapag hindi siya maliwanag. Parang ganun. So, ngayon, maglalagay tayo ng sunblock. Bakit? Wala. Trip ko lang. Sorry ang kalat ng background ah. Hayaan niyang tinatabad pa ako maglinis. Ubusin ko to. Ito yung unang-unang sunblock ko. Expired na ba siya? Di pa. Ay! Tek! At least mayroon pa, di ba? Teka, init. Kakaligo ko pa lang. Pinagpapawisan na ako agad. Sayang. Pabebe ko minsan. Sayang naman. Ang dami masyado. Ang dami masyado. Walang puti. Nilalabas akong parang what if lumabas talaga akong ganito mukha, takot na ngitim yung mukha, ano, kahit medyo maitim na yung my god, ba't ganyan? Sorry. Ang puti. Atok eh. Wala akong pamunas. Ang puti na lahat. Espasol. Grabe, ganun pala nangyayari kapag super daming sunblock yung nilagay mo sa mukha mo. Sobrahan kasi yung pag ano ko eh. Ano nga, pangaalis ko. Ibe-blend na lang natin. Wow, social blend. Kita nyo, hindi pantay. Pero nakakasmooth talaga siya ng face. So, ang sabihin ko, sana sipagin na akong baguhin yung
tawag doon? Gusto kong baguhin yung design ng or yung pag-edit ko ng mga videos ko. Kasi feel ko halatang-halatang tamad na tamad ako. Like, tipong pinagsasama-sama ko lang sila. Tapos yun na yun. I should at least make an effort sa mga videos ko. Even though wala naman nanonood, syempre, kailangan ko pa rin mag-effort. Dahil in the future, makikita ko yung mga yon. And papapaisip ako, ah, hapte! Wait lang. And marirealize ko na, ah, sobrang enthusiastic ko pala talaga dati sa video. Ngayon, wala na akong will. Ah, ang hapte! Bakit ako nag-sunblock? Kasi po, baho. Babike ako. Kailangan ako lipstick pa. And ako sunblock. Malay natin may ma-inlove sa akin. Malay natin. Ilang taon na ako dito. Umaasa pa rin ako. Wala pa rin talaga may in-love sa akin. Nakakairita. Gusto ko maranasan yung neighborhood romance. Tipong alakarin mo lang tapos makakarating ka na sa kanila. Ganon. Ang hapdib eh. Wait lang, nahahapli anak. Diba ang ganda ko? Naligo na kasi ko. Magbabike na ako. Yeah. So, hello everyone. Magbabike na tayo. Hindi ko lang alam kung paano ko. Hindi ko pala naaayos to. Kasi yung Blackpink ano ko? Jacket. Ito. Kailangan ko siyang tilin yung kalat ng pwesto ko. Hindi ko pa naaayos. Later na lang. Pero papa, i-flex ko sa inyo yung nilinis ko kanina. Ganyan. Anyway, magbabike na tayo. Pero before that, Blackpink ano muna. May poop agad. Bukas. Baby! Hi! Say hi. Yung mga nasa CR. Mamaya ako na sila papalabasin. Ah! Ginagawa mo din eh. Kawawa. Bring the thing in. Magbabike na tayo. Later na lang.
Dahil pa lang langgam nung ano ko. Blackpink. Kate. Daming langgam. Kaya ba pag ganyan? Sino yun? Edi kapag nalaglag yung phone ko, edi wow. Grabe yung sunblock. Ganda nung ano. Where's the sun? I suddenly remembered something. The reason why nagpabili ko ng ganito. Is para maka-video call yung ka-talking stage ko before. And yet, ayaw niya na ako makausap. Ayaw niya na ako makausap. Like, hindi niya na... Kapag inaaya ko siya makipag-call, ayaw niya. Ayun. Kumusta na kaya yung lalaking yun, no? Sana ayos siya. Sana okay siya ngayon. Sana kumakain siya ng maayos, di ba? Sana maayos niya yung ka-call niya ngayong time na to. Good luck with them. Wish them luck. Alam mo problema sa akin yun eh. Ooh. Kailan kaya babalik yung skin ko? Miss ko na. Okay, babush. Good night, everyone. How do you off this? Summer. Flashlight. Tada! Wow.